Unahin po natin ang Visayas na bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo, ay kasama sa posibleng ulanin dahil sa hahatakin itong habagat. Live mula sa Tacloban, Leyte, saksi si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Okay? Tia Igan, may 8 malalaking evacuation center ang Tacloban City na nakahanda na. Ngunit kung kakailanganin ayon sa Tacloban City Disaster Risk Reduction Management Officer na may mga eskwelahan ding nakahanda na bilang temporary shelter. At ilang bahagi naman ng Mindanao, may mga lugar na binaha. Ngunit hindi ito direktang epekto ng bagyo. Inilikas ang nasa 25 pamilya matapos bahain ang ilang lugar sa Barangay Dakay, Surala, South Cotabato kagabi. Mabilis kasing tumaas ang tubig na umabot hanggang Baywang, bunsod ng malakas na buhos ng ulan, dala ng southwesterly wind flow. Gumamit na ng bangka para sagipi ng mga natrap na residente, kabilang ilang nakatatanda at mga bata. Pansamantala silang nanatili ngayon sa isang gusali na ipinahiram ng may-ari. Nagbigay na rin ng mga pagkain at matutulugan ang mga social worker doon. Sa ilang bahagi naman ng Lake Cebu, naitala ang ilang pagu ng lupa. Dahil diyan, pansamantalang hindi madaanan ang kalsada nito sa Barangay Lake Siluton. Isang motorsiklo ang natumba habang dumadaan sa kalsada, nang biglang gumuho ang lupa roon. Ligtas naman ang rider nito. Bilang paghahanda naman sa pagdating ng Super Typhoon Betty, pinagpuputol na ang ilang sanga ng puno sa Tagbilaran City, Bohol para iwas disgrasya. Ganyan rin sa clearing operation sa Cebu City kung saan itinali na rin ang mga kable ng telco. Kahit naman walang nakataas na alert level sa buong probinsya, patuloy na binabantayan ang mga flood at landslide-prone areas sa lugar. Sa bayan naman ng Cordova, nag-ikot na ang mga tauhan ng DRRMO sa mga coastal area. Nakahanda na rin ang kanilang mga relief packs para sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Sa lungsod naman ng Lapu-Lapu, nakahanda na ang mga tauhan ng CDRRMO at mga kagamitan nila para sa pagdating ng bagyo. Bukod sa mga rescue truck, nakaantabay na rin ang kanilang sea ambulance, maging mga gamit para sa search and rescue operation. Ang mga residente naman sa Mandawi City, pinalitan o pinagtibay na ang kanilang mga bubong bilang paghahanda sa bagyo. Sa Talisay City sa Cebu, nagpulong kahapon ang lokal na pamahalaan doon at iba pang mga otoridad para pag-usapan ang kanilang mga magiging hakbang. Inihanda na nila ang mahigit 70 evacuation center. Sa bayan naman ng Nilanilia, nagsagawa na ng inspeksyon ang mga otoridad sa mga lugar na malapit sa mga dagat at sapa. Ininspeksyon din at nilinis ang drainage system para maiwasan ang pagbaha sakaling lumakas ang ulan. Sa Iloilo, kanya-kanyang paghahanda ang mga residente, gaya ng mga naglalaba habang mainit pa ang panahon. Ang iba, inihahanda na ang gamit sa posibleng pag-brownout, gaya ng solar pad sa kanilang bubong. Sa flood control sa Haro, kapansin-pansin ang pagtaas ng level ng tubig. Ayon kasi sa PAGASA, may ilang lugar na sa kabundukan na nagsimulang makaranas ng pag-ulan kaninang umaga. Tia Igan, update naman tayo sa relief operations dito sa Eastern Visayas. May dagdag na mga relief goods na dumating sa Paluo, Leyte galing sa DSWD National Office. Ang ilan sa mga ito ay direktang ipapadala sa warehouse ng probinsya ng Region 8. Live mula rito sa Tacloban City, Leyte, para sa GMA Regional TV, Balitang Bisda, at GMA Integrated News, Femarie Dumabok. Ang inyong saksi! Makibalita naman tayo sa Northern Luzon na tinutumbok ng bagyo ngayon ayon sa PAGASA. Saksi live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Igan, aabot na sa mahigit 70,000 food packs ang inihanda ng DSWD. Ganun din ng Office of the Civil Defense dito sa Region 2. Karamihan sa mga yan, Igan, ay nakaposisyon na sa mga probinsya ng Batanes at ng Cagayan. Malakas na ulan ang bumuho sa Baguio City kahapon. Dala ito ng thunderstorms at hindi pa direktang epekto ng bagyong Mawar. Dahil din sa malakas na ulan, nahulog ang ilang piraso ng bato sa bahagi ng Bontoc Baguio Road sa Sabangan Mountain Province. Wala namang nasaktan.
Nagka-landslide din sa isang access road sa Lamtang, Pugis, La Trinidad, Benguet. Ang mga lugar na yan kasama sa posibleng ulanin dahil sa superbagyong Mawar. Natatawagin bagyong Betty, pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Around 500 kilometers po yung radius mula dun sa mata hanggang dun sa pinakang outer rain bands nito. So maahagip ang malaking bahagi ng Northern Luzon, kabilang na po dyan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, or Ilocos, lalo na yung Ilocos Provinces, as well as yung mga northern portions of Central Luzon, itong Aurora and Nueva Ecija. Possible po tayong mataas dyan ng mga tropical cyclone wind signals as early as tomorrow. Naghahandaan ang gobyerno, maging ang mga residente. Sa bayan ng Kalaya na isang area of concern sa Cagayan, nagtulong-tulong ang mga residenteng ilipat sa mas mataas na lugar ang mga bangka para hindi tangayin ang malakas na alon. Itinali naman ng mga residente ng Santa Ana ang bubong ng kanilang mga bahay para hindi liparin ang malalakas na hangin. Safety kasi ma'am kung maitatali na ganito. Kasabay ng hindi paglaot ng mga mangingisda ngayong araw ay itinali na nila ang kani-kanilang mga bangka para halimbawa man na malakas ang hanging dala ng bagyo ay hindi masira at matangay ang kani-kanilang mga bangka. Hindi na rin bumiyahe ang mga fishing vessel. Wala na pong pumapalaot ng malayo. Hindi na po sila lumalayo, kagaya ng pumupunta sila ng bandang Kalayan. Pati mga turista, maagang pinabalik sa bayan mula sa mga isla. Napaaga naman ang pag-aanin ng talong sa Ilagan Isabela para hindi masira ng pag-ulan. Sa Batanes, tiniyak ng DTI Provincial Field Office na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin. As of now, ample pa naman ang supply. We conducted monitoring yesterday afternoon. Tama naman yung presyo and that will be the same situation siguro in hanggang 2 weeks. Nakaprepare na rin yung mga gensets namin, fuel, saka emergency light po. In case po, nakawala po kami ng power. Hindi kami kampante, kaya ho, almost 2 weeks na ho kami naghahanda para ho dito. May family food pack na po kami. Mayroon din ho akong 4,000 na yero, almost 4,000 na lumber. Ayon pa kay Governor Kaiko, isang good practice sa probinsya na kusang lumilikas ang mga residente sa mas ligtas na tirahan ng mga kakilala o kamag-anak. Sa Banggit Abra, binaklas ng mga residente ang mga kubo sa tabi ng ilog para hindi matangay ng tubig. Sa Ilocos Norte, nakamonitor ang PDRRMO at iba pang ehensya ng gobyerno sa posibleng banta ng bagyo. Ang ilang mangingisda sa Dagupan City, inayos sa mga fishnet sa mga fish pond para hindi makawala ang mga isda sakaling umapaw ang tubig. Yung lambat, pag malawang, dulot sira. Igan, ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, inaasahang makakaranas ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan. Nakaalerto na ang PDRRMO, PNP, AFP, ganun din ang Philippine Coast Guard. Yan muna ang latest sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat. At ngayon naman po, hanging doble ang bilis kumpara sa humaharurot na sasakyan. Ganyan po inilarawan ng PAGASA ang Super Bagyong Betty na patuloy ang paglapit sa Philippine Area of Responsibility. At dahil po dyan, naka-alerto ang maturidad mula sa mga pantalan, airport at iba pang terminal ng transportasyon hanggang sa mga dam. Saksi, sina Bernadette Reyes at Marie Jomali. Hindi naiwasang mangamba ng ilang pasahero sa Manila North Harbor sa paparating na bagyong Betty. Medyo worry po kami pero syempre sana maging safe po kami. Naribook na po kami, wala na rin pong budget ko, ipaparibook pa po namin. Kinakabahan naman pero samahan na lang po ng pray. Pipray na lang po habang nagbabiyahe. Sa ibang pantalan, nauna nang mag-abiso ng kanselasyon ng ilang biyahe. As of 12 noon, meron po tayong mga kanseladong biyahe, particular na po dyan sa Port of Calbayog, sa Samar po, pati na po dyan sa Port of Biliran po, dyan po sa May Leyte. Ito po yung initiative na po ng ibang mga shipping lines para po mapanatiling safe yung kanilang mga pasahero. Sa Lipata Ferry Terminal sa Surigao City, dagsan ang mga pasahero simula kahapon. According sa among kuan, kining among terminal operation officers na may kuan cancellation kining sa Poseidon, no? Kining nagbiyahe Poseidon 17 og Poseidon 35 na magbiyahe sa Padre Burgos sa may Leyte area. Kasi nag-message po yung anak ko na meron daw super typhoon. Kaya po
Sana mapaga kami eh. Wala nang sasakyan. May biyahe pa sa Pantalan ng Batangas ngayong araw, pero abiso ng Coast Guard. Pag nagkasignal po talaga, automatic naman po na kinakansela natin ang mga biyahe. Pero ganun pa man po, maski wala naman po tayong signal at nakita po natin masama na po ang panahon, professional judgment na po na Philippine Coast Guard yan kung itutuloy pa po yung biyahe o hindi na. Paalala ng mga pamunuan ng mga pantalan, paliparan at mga bus terminal, manatiling nakatutok o nakamonitor sa kanilang mga social media pages para agad niyo pong malalaman kung sakaling magkaroon ng abiso ng mga suspensyon o kanselasyon ng mga biyahe. O maaari rin po kayong tumawag sa pamunuan o kumpanyang inyong sasakyan para hindi na po kayo maabala sakaling magkaroon ng mga delay o mga suspensyon sa mga flights or trips. Ayon sa PAGASA, Northern Luzon ang tutumbukin ng bagyong Mawar na tatawaging Betty pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Sunday and up until Monday, mataas po ang tsansa na magkaroon tayo ng hanggang signal number 3. Napakalakas po nito na bagyo at higit pa ito sa 200 kilometers per hour po. No? So kung iisipin natin, parang doble ng lakas or bilis po ng isang tumatakbong mabilis na sasakyan. Pagsapit ng Linggo, inaasahang palalakasin daw nito ang habagat na magpapaulan sa maraming lugar. Dito po sa may western sections of Southern Luzon, Visayas and Mindanao, we're talking of Mimaropa, itong western Visayas, Zamboanga Peninsula, and some nearby areas pa. And asahan po natin pagsapit ng Lunes hanggang sa Miyerkules, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon dito po sa may most of Central Luzon, lalo ni Zambales, Bataan, malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, most of Southern Luzon, kabilang na rin dyan yung Bicol Region, Central Visayas, Mangsamoro Region. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpadala na ng relief goods at personnel sa Northern Luzon. Bukod sa 1 milyong food packs at iba pang tulong, may higit 18 billion na laang pondo sa disaster relief. Ayon naman sa Department of Agriculture, mahigit 500,000 hektarya ng palay at mahigit 200,000 hektarya ng mais ang posibleng maapektuhan ng bagyong Mawar at habagat. We have already warned the LGUs to prepare in case of heavy rains and flooding. The national government is here to assist. We are in constant contact with the local governments para makita natin what is the situation in their place. Isa pang binabantayan ngayon ang level ng mga dam. Ayon sa PAGASA, walang inaasang pag-release ng tubig sa ngayon. Pero pinag-iingat pa rin ang publiko sa posibilidad ng pagbaha. Sa Cagayan, sa Magat area, no, ang forecasted basin rainfall lang is only 33 millimeters na parang magpapataas lang ng ilang meters. Hindi po siya magkakos ng pag-o-open ng mga gate. Simula Lunes, maaari may orange at red rainfall warning sa ilang lugar dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at bagyo. Sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon, inaasahan ng napakatinding ulan na posibleng umabot ng 200 millimeters sa mainland Cagayan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes. Ako si Mariz Umalit, ang inyong saksi. Sa Metro Manila, naghahanda na rin para sa posibleng pagbaha at search and rescue operations kung kinakailangan. Mula sa Valenzuela City, saksi live si Jamie Santos. Jamie. Igan, bagamat hindi direktang tatama sa Metro Manila, naghanda ang ilang LGU sa pagpasok ng Super Typhoon Betty sa Philippine Area of Responsibility. On alert na ang mga taga Marikina Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpasok ng Super Typhoon Betty. Ngayon pa lang, binabantayan na nila ang sitwasyon sa Marikina River. Nakahanda na rin ang ilang eskwelahan at gymnasium na magsisilbing evacuation center sakaling kailanganing magpalikas ng mga residenteng naninirahan sa low-lying at flood-prone areas. 8 barangay ang binabantayan ng Marikina. Yung evacuation centers po, yun yung pinakaunang inasikaso, yun yung pinakaunang binuksan. Lahat po nung public schools natin and HOA gyms, no, activated po yan, prepared po yan for evacuation. Sa Valenzuela City naman, nakaporma na ang lahat ng kakailanganin sakaling magsagawa ng search and rescue operation sa lungsod. Ang kanilang bagong disaster response unit truck, kayang lusungin ang pinakamalalim na baha. Kaya rin daw magsakay ng mga ire-rescue. Ang kanilang mga fiber boat at life vest nakalatag na. Handa na rin ang kanilang mga ilaw at generators sakaling mawalan ng kuryente. Pati ang kanilang mobile atmospheric water harvester ready na rin. Ang kanilang mga fire trucks, ambulansya at amphibians formado na rin.
Naghanda na rin ang Valenzuela City LGU ng mga relief pack at mga truck para sa libreng sakay. Dito makikita nyo nga ma'am, naka-ready yung mga OBM namin na outboard motor na ginagamit sa bangka para mas mapabilis na pag-responde sa mga mabababang lugar. Bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ilang bahagi ng Metro Manila ang nakaranas ng thunderstorms. Sa Taft Avenue, gutter deep ang baha na nagpasikip sa trapiko. Pinaghahandaan na raw ng MMDA ang baha. Halimbawa sa Araneta Creek sa Quezon City, nagbawas na ng basura noong nakaraang linggo. May declogging naman sa pumping station sa EDSA Aurora. Kapag ito ay binaha at hindi natin pinump, ay katakaw-takaw itong permiso sa ating mga mamamayan. Ang pinakamalaking pumping station naman sa Metro Manila na nasa Estero Tripa de Galina sa Pasay, gabundok na basura na ang nahahakot. Ayon sa MMDA, nasa tamang kondisyon ang lahat ng pumping stations nila sa Metro Manila. Sabi ng MMDA, magpapagawa sila ng Comprehensive Drainage Master Plan na base sa drainage plan ng bansang The Netherlands. Target daw itong mabuo sa loob ng 2 taon. At live mula rito sa Valenzuela City, para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bilang paghahanda sa papasok na bagyo, wala pa rin pasok sa ilang bahagi ng bansa bukas. Sa lungsod po ng Marikina, suspendido ang klase sa lahat ng antas, maging ang mga aktibidad tulad ng NSTP mula bukas hanggang sa Linggo. At wala rin pasok bukas ang kolehiyo sa lungsod ng Milanilla sa Cebu. Ganyan din ang lahat ng antas sa Santa Ana, Cagayan. Pinagpapaliwanag ng DTI ang ilang manufacturer na nagbawas ng timbang sa kanilang produkto pero hindi binago ang presyo. Nagpapaalala rin sila sa mga mamimili na huwag mamakyaw ng mga bilihin ngayon na may paparating na bagyo. Saksi si Tina Pangariban Perez. Kabilang sa mga sinuri kanina ng Department of Trade and Industry at Quezon City Local Government sa ilang supermarket sa Quezon City, ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So far, doon sa ilang stores na napuntahan natin, merong mga mas mababa, even by 4 pesos. Pero may nadiskubre rin daw ang DTI na isang brand ng powdered milk at isang brand ng powdered coffee na nagbawas ng timbang ng produkto pero hindi nagbago ng presyo. Labag daw ito sa batas, lalo pat hindi ipinaalam sa DTI. Pinagpapaliwanag ang mga manufacturers sa loob ng 24 oras. Pwede natin silang i-penalize. Pagka hindi tayo na-satisfy doon sa explanation nila. Unfair sa consumer talaga. May ilang manufacturers naman nagpaalam na sa DTI kung pwede magtaas ng presyo na mukhang malabong pagbigyan sa ngayon. Right now, we have around 13 manufacturers na may request. Hindi pa natin nakikita na gagalaw yung bulletin natin ng June or July. Lalo nang mas malabo yung kanilang request kasi nga meron tayong dadaanan na SRP na kalamidad. Sa supply naman, wala raw problema. Pero paano kung may mag-hoard, lalo't may paparating na bagyo? For now, kung household use lang, okay lang. Pero syempre, number one, advice sa manufacturers na siguraduhin nilang ma-fill up lahat ng shelves nila. Pati ang retail dapat nakaabang. Pero for the consumer, kung nakikita naman nila na kumukonti na rin yung supply, baka pwedeng magtira sila. Payo ng DTI sa mga lehitimong tindahan lang mamili para makaiwas sa mga mapagsamantala sa presyo. Kung relief goods naman ang pag-uusapan, walang problema sa QC. We are prepared, we have enough. Sakaling magdeklara ang LGU ng state of calamity, sakalang otomatikong ipatutupad doon ang price freeze. Samantala, isang tindahan ang binigyan ng DTI at QC-LGU ng notice of violation dahil nagbebenta ng vape malapit sa isang play area ng mga bata na bawal sa batas at ordinansa ng QC. Mahigit 30 kahon ang inumpiska. Ngayon din lang po namin nalaman, syempre susunod na lang din tayo kung ano po yung standard. Ang iniisip nila siguro, hindi namin sila makikita. Penalty would be around 10,000 pesos for the first offense. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
Bagyang humina ang super typhoon na tatawaging Bagyong Betty habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling datos ng PAGASA, namataan ang bagyo sa layong 1,475 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 205 kilometers per hour at bugsong papalo sa 250 kilometers per hour. Gumagalaw ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Mababa pa rin ang chance nitong mag-landfall pero dahil mahahagip ng bahagi ng bagyo ang extreme northern Luzon, posibleng magtaas ng wind signal doon bukas. Mararamdaman din ang direktang epekto nito sa northern portion ng Luzon kung saan inaasahan ang malalakas na ulan dulot ng rain bands ng bagyo. Hahatakin din ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan sa western sections ng Central at Southern Luzon, pati na sa Visayas. Para po sa libo-libong OFW na hindi pa rin nakukuha ang kanilang back pay mula sa managsarang kumpanya sa Saudi, nagbigay ng katiyakan ng Saudi government na mababayaran ang na-delay na sahod. Saksi, si Rafi Tima. 8 taon ang hinihintay ng mahigit 10,000 OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia ang kanilang delayed na sahod at benepisyo. Pero sabi ng Department of Migrant Workers, tiyak na raw na makukuha yan matapos ang kanilang pulong sa Saudi Arabia. Minister Al-Rajhi gave us the good news that the funds to pay for the unpaid claims are now with the Ministry of Finance of the Saudi government under the full authorization of the central government of the Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon lang daw nagbigay ng ganyang katiyakan ng Saudi government, pero hinihintay pa rin ang eksaktong petsa kung kailan ito may papamahagi. Taong 2015 hanggang 2016 pa nila hindi nakuha ang kanilang sahod matapos magdeklarang bankrupt ang mga pinapasukan nilang kumpanya. And they requested for a bit more time. They said that by next month, which is June, they may be able to give us more details. Mahigit 12,000 ang isinumiting claimant, pero sasalain pa kung pasok sa master list ng mga nagsarang kumpanya. Panukala ng Pilipinas, sa gobyerno na natin ibigay ang pera para mabigyan din ng mga kaanak ng mga namatay ng OFW. Maaring mas mabilis sa Pilipinas ma-determine kung sino yung rightful beneficiary or heir, no? Kasi alam naman natin, we do have our own laws, no, on how to determine that. And naiintindihan naman nila. Kaugnay naman ng Kuwait na kailan lang ay nagsuspindi ng mga visa para sa mga Pinoy skilled workers, wala raw balak ang Pilipinas na magpatupad ng deployment ban. You know, I don't want to burn any bridges. Nasasabihin baka in the future, baka in a little while, a few months from now, a year from now, sasabihin, magbago ang sitwasyon. We respect that decision. Meanwhile, tutulungan namin sa department yung mga apektado. Sa gitna ng labor tension sa Kuwait, magandang balita naman ayon sa DMW, ang pagbubukas ng dagdag na oportunidad sa mga skilled Filipino workers para sa Saudi. Nagkasundo na raw ang Pilipinas at Saudi government para sa isang joint hiring program para sa inaasahang pagtaas ng demand sa sektor ng turismo sa Saudi Arabia. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. May bagong pulisya na inilabas ang Hong Kong Immigration Department para sa ilang aplikante ng visa roon. Simula June 19, kailangan na ideklara ng ilang visa applicant kung meron silang criminal record. Ipatutupad ito sa mga aplikanteng dependent, mga estudyante at mga magtatrabaho doon. Hindi naman sakop ng bagong pulisya ang mga aplikante ng visa extension. Pati na ang mga nagtatrabaho na roon na nag-a-apply para sa contract renewal o pagpapalit ng employer sa Hong Kong. Hindi rin ito apektado ang mga visa application na natanggap ng Hong Kong Immigration bago mag-June 19. Sino mag-aakala na makakalakad pa muli ang isang lalaking paralyzed? Naging posible po yan sa tulong ng technology na tinatawag na Digital Bridge. Sa tulong ng device na yan, na ipapadala ni Jan Oscam ang message na maglakad mula sa kanyang brain hanggang sa spinal cord. Dalawang operasyon ang pinagdaanan ni Oscam upang maikabit ang device. Ang unang operasyon ay sa kanyang utak habang sa spine naman ang isa pa.
May pambihirang close encounter ang ilang mangingisda sa Lopez Haina, Misamis Occidental. Nakalapit sila sa isang grupo ng mga orca o killer whales. Salit-salitang lumitaw sa ibabaw ng dagat ang mga orca at tila nakipaglaro pa ang mga ito malapit sa bangka. Ayon sa uploader na si Kevin Okos, natatapos lang nilang mangisda bandang alas 8 ng umaga noon. First time nilang makasaksi sa paglitaw ng mga killer whale. Marina bata ang ipo-ipo sa Karamoan, Camarines Sur. Isang oras ito namataan bago mawala sa dagat. Ayon sa PAGASA, tinatayang nasa 100 kilometro kada oras ang lakas ng ipo-ipo. Mas mapanganib daw ito kung umaabot sa 300 kilometers per hour. Kaya paalala ng PAGASA sa mga mangisda, agad lumikas kapag nakakita ng pangingitim ng kalangitan dahil posible itong makabuo ng ipo-ipo. Nasa Pilipinas ngayon ang Korean actor and singer na si Lee Seung-gi. Para yan sa kanyang The Dreamer's Dream Tour bukas. Ang kwento ng aktor, masayang-masaya siya sa pagbabalik niya sa Pilipinas. At noong Marso, nag-viral pa ang kanyang vegan trip. Nangako rin si Seung-gi na magiging madalas ang kanyang pagpunta sa bansa. Wish din ang singer na makapag-release siya ng Filipino album. At yan iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga iga ang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.